Isa pong magandang-magandang umaga, magandang gising, magandang buhay, mga kasambuhay at mga kaparokya. Laudatur Jesus Christus, purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo at Ave Maria, pagbati sa mahal na Inang Maria. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, All for the Gospel, na ngayon po'y nakikipag-ugnayan sa inyo bilang kura-paroko ng Our Lady of Sorrows, 2130 FB Harrison, Pasay. Ito po ang kaisa-isang parokya ng aming pong kongregasyon sa Pilipinas at Macau. At ito rin po ang ikalawang pinakamatandang parokya ng Pasay sa ilalim ng Archdiocese of Manila. Tuwing Martes, dito po nating ginaganap ang nobena at pamamanata sa Mater Dolorosa de la Pietà, si Maria, sa kanyang ika-anim na hapis na kung saan matapos ang sakripisyo ng Kalbaryo, kanya pong tinanggap kinalong ang katawan ng kanyang anak na si Jesus. Kumusta na po kayo? We are looking at another weekend and ito po ang last weekend ng buwan ng Nobyembre. Good morning to Annabel Malinaw, Infinity Love, at sa lahat po ng ating mga kasama sa ating Facebook Live ngayong umaga. At syempre po, binabati natin yung mga nagdiriwang ng anniversary, monthsary, at birthday, syempre. Una na riyan, pagbati po ng happy, happy birthday kay Manang Mary Grace Pulido Tan. Ayan. Kumusta po kayo? Happy birthday po. Nako, talaga naman, ano? Napakabilis ng taon, but I hope to see you in another pilgrimage next year. Ayan, ano? So, happy, happy birthday kay Manang Mary Grace Pulido Tan. At gayon din po, good morning kay Susan Gabuya at kay Infinity Love, syempre, no? At happy birthday pa rin kay Vits Pineda del Rosario. Ayan, si Vids naman ay member po ng St. Joseph the Worker Prayer Group sa ilalim po ng Heart of Jesus and Mary. Ngayon po ay kapistahan ni St. Catherine of Alexandria, isa po sa mga pinagpipitagang santa, hindi lang po ng ating simbahang Katoliko, kung hindi kahit na po ng mga Greek Orthodox Church, si St. Catherine of Alexandria. At ang ating po pagbasa para po sa araw na ito, Rene at Elinor Portillo, ay nanggagaling po sa Biyernes ng 34th na linggo ng karaniwang panahon. Good morning to Rocco. Kumusta po kayo dyan sa Makabebe, no? Okay. Luke 21, verse 29 hanggang sa verse 33. Nagpapatuloy ang ating pong pagbabasa at pakikinig dun sa mga tinatawag po natin na eschatological words or discourse ng ating Panginoong Jesus. Eskaton, ibig sabihin, ang mga huling bagay, no? Nagbibigay po ng pangaral ang Panginoon sa kanyang huling pagbisita sa banal na lungsod tungkol sa ano ang magaganap sa mga huling araw, hindi lamang po ng Israel, kung hindi sa mga huling araw ng mundo. Sa kwento po ng Ebanghelyo sa araw na ito, ay maririnig natin ang paggamit ng Panginoon sa simbolo ng isang puno ng igos, fig tree,
Alam niyo po sa Hosea chapter 9 verse 10 at gayon din sa Gospel of Luke chapter 13 verse 6 to 10, yung fig tree o puno ng igos, ito po ay simbolo ng Israel. Pero sa paggagamit ng kwento sa atin pong ebanghelyo, ginamit ng Panginoon, Corazon Tandok, yung puno ng igos upang sa ganun ay tukuyin ang pangangailangan na dapat tayo po ay alam nating basahin ang mga kaganapan sa ating palibot. Kasi alam niyo po, yung puno ng igos, isa po yan sa mga huling namumulaklak, huling namumukadkad sa summer, no? O sa muling huling namumukadkad sa springtime. Kaya kung namukadkad ang puno ng igos, ibig lang po sabihin niyan, patapos na ang spring at siguradong-sigurado parating na ang maiinit na araw ng tag-init o summer. So, may cycle, therefore, mayroong pattern, may sinusunod na kaayusan ang kalikasan. At ganun din, sabi ng Panginoon, ang iba pang pangyayari sa mundo, sapagkat ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. God is a God of order. Hindi tulad po ng mga pinaniniwalaan ng mga Griego at mga Romano na kanilang mga Diyos-Diyosan, mga Diyosa, na napaka-arbitrary ang pagkilos, unpredictable ang pagkilos. Ang Diyos, hindi po siya whimsical. Ang Diyos, hindi po pabigla-bigla. Kung hindi, there is always love, power, but also wisdom sa pagkilos ng Diyos. Kaya ang isang taong espiritual, dapat marunong din siyang dahan-dahan ay bumasa. Paano ba ang pattern ng mga spiritual experiences? No? May pattern yan eh. No? Ang mga spiritual experiences. Kung naaaral natin ang pattern ng kalikasan, ang pattern ng iba't ibang mga cycle ng mundo, dapat we should also try to be more aware paano ang pagkilos ng Diyos sa mundo. At sa ganon, pangalawa, maging alert tayo, no? Maging handa, maging mapagmatyag, okay? At makita natin ano yung dapat gawin sa mga nagaganap na mga pangyayari sa ating pong palibot. Of course, itong ganito po na kakayahan na maging sensitibo, maging alert sa mga spiritual na pamamaraan kahit na sa mundo. Ito po'y nagaganap kung nandun yung ating pong pag-aaral ng mga spiritual na bagay at maliban po dyan, nandun din po yung ating malalim na pananalangin sapagkat it is with that spirit of prayer na nabubuksan po yung atin pong awareness about the spiritual realities, paano kumilos ang Diyos sa atin pong piling. O, sana po yan ang isang bagay na dahan-dahan na de-develop sa atin as we become closer to the Lord every day. Di ba kung ikaw ay nasa relasyon, halimbawa, yung relasyon ng mag-asawa. Hindi ba totoong-totoo na habang kayo ay lumalalim
nagkakakilalanan sa relasyon, nababasa mo na eh, paano kumilos yung iyong partner. No? Yun lang kanyang kulay ng muka. Alam mo na kung siya'y masaya, kung siya'y may dinaramdam, o kaya ay meron siyang hindi ine-express na galit o sama ng loob. Nabibisto mo na siya. Dapat ganun din po yung ating relationship kay God. Yung bang, oo, mahirap pong kilatisin ang lahat tungkol sa Diyos sapagkat ang Diyos ay Diyos. But it is possible that if we are close to God, we can begin to read the way of God sa buhay po natin. Good morning to Susan Calalo and to Dong and Joy Rojas Lara ng Quezon City. So sana po tayo nakapagbigay uli ng ating pong mga inspiration sa umagang ito. Paki-like, paki-share, paki-post, paki-repost sa inyo pong timeline, sa inyong parokya, sa inyong mga kaibigan at kamag-anakan. Kuya Benji Datok, patuloy nating ipakilala ang atin pong mga evangelization platforms sa YouTube, Domi Guzman, sa Facebook at sa Viber, Pagkagising sa Umaga. Tayo po ay kumakatok dun sa mga pinagpalang anak ng Diyos. Sana po ay matulungan nyo kami na maipagpatuloy ang ating pong pag-aayos ng dambana ng Mater Dolorosa de la Pietà. Ngayon po ay gusto nating ayusin yung dalawang konfesyonaryo, yung dalawang confessional box sa likod ng simbahan para sa ganun ay masimulan na natin ang regular na schedule ng confession. Makipag-ugnayan lang po kayo sa atin pong messenger account, Our Lady of Sorrows, one word, no space, Our Lady of Sorrows, .parish. At ito po ay sa messenger. Tanungin niyo po kung paano ninyo ipapadala ang inyong donations. At doon naman po sa nagdanais na tumulong sa atin pong online initiatives, ang ating GCash 0917-819-2961. Yan, no? So, binabati natin sa araw na ito ang ating pong mga co-pilgrims sa Journeys of Faith Pilgrimages ni Willie Arlina Onglao at ni Luigi Onglao, no? At specifically, nais kong batiin yung spell group ni na Sister Lynn Reyes Lupac at ni Kuya Romy, ang Sapphires at Sapphire Plus, sina Malu Recente, Nel Gomez, Vilma Arce, Len Esquebias, Felix Yambao at si John Espiritu. Mabuhay po kayo. At gayon din ang yellow group naman ng ating pong birthday celebrant, no? Si Attorney Mary Grace Pulido Tan at si Nonoy Tan, si Attorney Grace Lara kasama po ang kanyang mister na si Jerry at kanyang mga anak na si Timothy at si Zach, si Attorney Jane San Benaventura, Doktora Cora Cabral, Bell at William D, Rosely at Highland C, kasama po si Chrissy, si Mary Joyce Brillo, Geraldine Lee, Jimmy Olaso. Yan, ito yung grupo ni Mr. and Mrs. Benji Datok. At gayon din po, pagbati kay Mr. and Mrs. Mario Alingalan. Yan. Bunny Tikson Katipon, good morning po sa inyo. Good morning din at blessings sa grupo po ni na Consul Barameda, Karen Banyes Rodriguez at Pinky Esguera at si Sister Marta at Lisa Bruan at Mr. and Mrs. Bibo Waga.
yan naman po ay mga pilgrims ng year 2017 sa Holy Land. Anyway, tayo po ngayon ay manalangin in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, Father of Jesus, Abba, Father, Father of Mercies, in the mighty and sweet name of Jesus, the King of Mercy, through the powerful intercession of the sorrowful and the Immaculate Heart of Mary, Mother of Mercy, with the prayers of Saint Therese of Lisieux, our spiritual sister, we ask, O Father, pour out unto us your merciful love, rejected by others who cannot accept your holy will. And let us console you, serve you, glorify you in whatever circumstances, littleness, and darkness that we experience today. And to spend the day well, dear and sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me. Guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Sanctify my thoughts, affections, words, and actions, that I may please you and your Jesus, my God, and reach heaven with you, Jesus and Mary. Give me your most holy blessings. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Saint Joseph, protect the Church and the Pope, protect our works, our livelihood, our homes, protect, O Saint Joseph, our families and dear ones, protect our ministries and our apostolates. Alleluia! So, Sister Lynn Reyes Lupac at Kuya Romy Lupac ng Agarta Dragon Fruit Farm, again, maraming salamat po sa ating pong kape-barako ngayong umaga. Good morning to Mark Lester Causo. Kumusta ka, no? Good morning. And of course, good morning din kay Attorney Rafi Rodriguez at kay Sister Pearl Rodriguez ng Girasol, Tagaytay. Ayan. So, salamat po sa inyong lahat. Until tomorrow, anywhere we go, let us always bring the power of God. The power of God, the power of the heart, the power of love. At sana po, saan man tayo makipag-ugnayan sa araw na ito, dalhin natin ang ating mga maaliwalas na mga mukha na punong-puno ng puso. Ayan. So until tomorrow, Pilipino, agbyag ka nga hususto, mabuhay ka, Katolikong Pinoy. Good morning, happy weekend to all of you.